Kasi sa ating pakikipag-usap sa kanya, tayo'y naniniwala na siya yung gunman, ano? Ngayon, nais ko lang i-point out na marahil kaya nagkaroon ng pagdududa dyan sapagkat mayroong discrepancy doon sa ipinisinta na tao at saka doon sa naunang litrato na base sa isang CCTV footage na ipinalabas ng PNP. Nandun yung discrepancy kasi yung itsura, medyo may discrepancy nga naman kung pagbabasihan mo yung CCTV footage. Ano? Subalit, ang pinanghahawakan natin dito ay yung mga tanong na tinanong natin sa kanyang direkta, na ipaliwanag niya. At sinabi niya, kaya medyo nagkaiba raw ng itsura, ay dahil nagpagupit na siya bago siya sumurrender sa pulis. Tinanong ko kung bakit siya nagpagupit. Sinabi niya na dahil nangangamba siya, lumabas na yung kanyang mukha sa telebisyon, sa periodiko, kaya kinakailangan niyang magpalit na ng itsura. No? Lahat yan ay matetest pagdating na ng kaso sa korte. No? Lahat naman yung discrepancy na yan ay mareresolve doon. Subalit, as per sa pakikipag-usap natin sa kanya kagabi, kaya natin panghawakan na siya yung gunman na sinasabi ng pulisya. Ano naman po ang komento ninyo na, di ba sinasabi po niya na nagdeposito sa kanyang BDO account bilang bayad, pero may lumalabas na balita na wala naman siyang BDO account. So ano naman po ang komento niyo dyan? Well, yung napaka-importante niyang piece of evidence na yan na sinasabi niya, no? Specified yung banko. Tinanong ko sa kanya yan, yung bank account na yun ay nasa pangalan mo? Sinabi niya, oo. So lahat ito, yung ebidensya na yan ay kailangang dumaang masusi sa korte. No? Sabi nga nung ating kasamang abogado kagabi, na yung abogado ni Kapersi na kailangan siguro mag-request ang police ng authority sa banko. Dito, papipirmay nitong suspect na bigyan sila ng authority para mabusisi yung kanyang account sapagkat covered dyan ng bank secrecy law. Kaya yan ay dapat gawin ng police din, ano? Humingi ng authority dito sa suspect at ipabuksan yung account niya para makita natin. Maraming i-reveal yung bank account na yun. Unang-una, yung kakakilanlan nung nag-deposito, nung alleged na bayad sa kanya. Lahat po yan, lahat po ng sinasabi nitong sumuko na gunman ay matetest naman sa korte. Kaya hinihikayat ko rin naman yung ating mga kaibigan, mga kapatid, mga taga-sunod ni Kapersi na tingnan natin kung ano ang sasabihin during the investigation nitong kaso sa korte. Okay. Meron pong nabanggit din na ang mastermind daw po ay nasa loob ng Bureau of Corrections. Kumbaga yun daw po ang nag-utos. Naniniwala po ba kayo dyan? Nabanggit din dito kagabi. Tinanong, isa yan sa mga tinanong natin sa kanya ng direkta. No? At sinagot naman niya, may binigay siyang pangalan. Subalit ito ay napakaselang na bagay, ano, sa ngayon. Kasi hindi pa naman tapos ang ginagawang operasyon ng pulis. Siguro ay dapat pagbigyan natin yung pulis na gawin nila yung tungkulin nila muna. At nagbigay siya ng pangalan at sinabi sa akin ng pulis na meron na silang sapat na, you know, na ginagawa upang masiguro na itong taong itinuturo ay masakdal o maharap sa justisya. Ayokong i-explore masyado yung bagay na yan. Ibig sabihin, ayokong masyadong i-discuss in public sapagkat merong involved na seguridad dito. Hindi lamang sa amin, kundi maging dun sa itong sumuko na suspect.